maganda bang specs ang Intel i5 7th Gen. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga kalabil dyan na suluhir? Ang may pinamalakas na fest sa buong kalawakan at pinangalan mga kalabil. Maganda bang specs ang Intel i5 7th Gen? Okay, yan ang pag-usapan natin. At magbabasa pa ako ng ibang comment yung mga kalabil. Pero bago natin pag-usapan nyo, pakita ko muna naglalaro. Si Mary Ann. Like and subscribe. Yeah. Ang laro yan? Evade. Hmm? Evade. Evade? Basta yun na yun. Impostor. Roblox. Mag-isa si Arian. Okay. Okay, punta na tayo sa Asa Karibil question. Let's go! At yun na nga lang mga Karibil. Si Karibil, Kuya North TV. Magandang specs na ba yung i5 7th Gen 8GB? RAM 120 SSD. At naka DDR4 na siya yung idol. Na siya idol. Okay. Okay, Karibil Kuya North TV. i5 7th Gen 8GB RAM 120GB SSD. DDR4, maganda na ba? Okay. Maganda na 'yan. Kasi sa Intel GeForce 560 lang 7th Gen sa iyo i5 7th Gen. Lamang na lamang yun sa'yo. 8GB RAM sa amin. 4GB RAM. Lamang na lamang ulit sa'yo. Tapos naka-SSD ka pa. Pero sa amin naka-diskless. Lamang sa amin. Dahil alas parehas lang. Tapos DDR4. Oh, parehas tayo DDR4. Okay, maganda yan, no? Karibil, yung i5 7th Gen mo. 8GB DDR4. 120GB SSD DDR4. Nulit ko pa yun. Hindi, maganda yan. Pero Karibil, depende pa rin sa i-run mo dyan na... Or, if you play mo na games, okay? Kung Roblox lang, eh, maganda yan, i5. Pero kung mga GTA 5, pwede rin, kaso low settings. Mas gaganda yan, Karibil, kung lalagyan mo ng GPU na GTX 1050 Ti. Yan, naihiya ng daga. GTX 1050 Ti, no power. Yeah, yan. Okay? Dahil maganda yan, Karibil. Halos lahat na ng games, kaya niya i-play. Roblox, Crossfire, Valorant, Parlight, di ko sure. GTA 5, low settings. Pero Karibil, mas gaganda yan kung lalagyan mo ng dedicated na GPU or separate GPU like GTX 1050 Ti, GTX 1650, GTX 1650 Super, wala na, finish na. Halos matapatan niya na yung Ryzen 5 5600G. Okay? Pero kung hindi mo lalagyan ng GPU yan, maganda na rin. Yun nga lang, may limit. May limit siya na pwedeng i-play na laro. Kasi yung built-in na GPU ng i5 7th Gen hindi masyadong malakas. Pero okay na rin. No? Napi-play niya na nga yung halos common na nilalaro sa computer shop. Eh. Itong Roblox nga, kaya niya. Crossfire, League of Legends, Valorant. Basta low settings. Ano ba ba? Dota 2. Siyempre, Dota 1, kaya niya rin. Dota 2, kaya niya. Then, 4 Dead 2, Counter-Strike, ha? Maambol. Okay, maganda yung Karibil. Pero mas gaganda yung i5 7th Gen mo kung lalagay mo ng separate na GPU like GTX 1050i, GTX 1650, or GTX 1650 Super Karibil. Okay, yan. At yun na nga naman, Karibil, si Karibil and Karibil, pace out na ba 8020M Mobo? Alala ko makita sa Shopee, Lazada. Okay, Karibil, arde. La. 8P20 kung face out na. Wala kang makita sa Shopee or Lazada. Punta kang, tagasang ka ba muna? Pero punta ka sa Gilmore. Sigurado may, baka meron doon. Baka lang, hindi rin ako sure. Pero kasi sa Gilmore, no, mga Karibil. Gilmore sa ano yun? Malapit sa Cubao, Aurora. Padiretso pa. Sa may mismong tapat ng St. Paul. May school, okay. Daming ano dun, computer store. PC Option, PC Express, PC Gilmore, PC Corner, PC... Basta may PC Zone, ano pangalan yung mga computer store dun. Hindi, iba, hindi rin. Ano, may... basta ang daming ano dun, store. Tapos, parang ano, yung pag... Parang bababa ka pa lang ng jeep, bibigyan ka na ng flyers. Sir, computer set. Kaya pagbaba mo ng jeep. Ah, sir, anong hanap? Laptop?
desktop. Yung parang pumunta kami sa 10th Avenue nung kuya ko yung nag-anong kaming box. Dami din dun yung pagka nakamotor ka, rangin ka. Ano hanap kuya? Gulong? ano? Ganun. Doon din sa Gilmore. Dami rin ano doon yung nagsasabi. Anong hanap nyo? Papagawa ba kayo? Papabuo kayong PC? Ganun. Dami dun eh. Ngayon, pwede ka naman lumapit doon sa mga nagtatanong. Pero kung gusto mo, mag-inquire ka na sa mga computer store doon. Dami eh. Dami dun eh. Unahin mo doon sa ano, PC options. Kasi doon ako dumumibili dati. Pero ngayon, hindi na eh. Sa may Easy PC na ako dyan. Malapit sa Rhinoma. Tapato, okay. Taga siya nga baka, Bill. Baka taga ano kayo. Taga Mindanao. Layo ng Gilmore. Diba, punta ka na lang sa ano, SM. Maraming mga computer store din doon. Doon ka pumunta kasi baka sa Shopee Lazada out of stock. Pwede rin, no? Pwede rin. Ngayon, kung phase out na, ano ba yung processor mo, di bili ka na lang ng ibang modem na pwede dyan sa processor mo. Pwede naman yun, no? Kalibig. Kasi alam ko, 8320 yun yung pinakamura eh. Yung second na pinakamura, yun na lang ang sigurong bilhin mo. 8320. Parang pamilyar. Yeah. Basta, parang nga eh, no? Parang wala na nga rin ako nakikita niyan eh. Pero yun nga, gaya na sabi ko, kung wala na yan, phase out na, talaga, yung second na mas mura na lang dyan, Caribbean. Okay, kasi pagka mas second na mas mura bibilin mo, mas gaganda pa yung motherboard mo, Caribbean. Okay, punta ka sa computer store. Kung wala ka makita sa Shopee, Lazada, di ba? Try mo. Mas maganda kasi kung physical store ka pupunta, yung mismong computer store. Kung malapit ka sa Gilmore, doon ka punta. Ang dami doon. Baka doon meron. Kahit may second hand eh. Pero huwag second hand. Hi, Caribil! Yan. At yun na nga naman, Caribil, si Caribil Labrea. Sir, good ba gamitin ng ABR ang printer? Ito printer namin. Kung good ba gamitin ng ABR? Okay. Lahat ng appliances. Maganda gamitan ng ABR. Kahit yung printer, no? Kasi, itong ABR kasi, mga ka-reveal, ano yan? Pang surge protection. Okay. Ibig sabihin, ng surge protection, pagka tumas yung voltahe ng kuryente, voltage regulator siya, auto voltage regulator. Yun yung ibig sabihin ng ABR. Nangyari, namatay yung kuryente, tapos biglang bumukas yung, bumalik yung kuryente, tumas yung kuryente, bigay. Diba? Yung printer mo naka-rectas saksakan, masisira yung printer mo. Diba? Hanggang, diba, kung ano yung kaya lang ng printer, tapos na voltahe, tumaas nga. 220, diba? Tumaas pa sa 220, sira yung printer mo. Pero kung may ABR, before printer, kanyari, yung printer namin kasi, ayun, printer, tapos sinaksak mo sa ABR, tapos, kuryente, namatay, tapos nag-fluctuate, kumbaga, tumaas yung voltahe ng kuryente. Siyempre, nakasaksak dito ABR. Gagapang yung kuryente, dadaan sa ABR muna, bago sa printer. Tumaas nga yung voltahe. Yung ABR ang masisira. Diba? Kasi may, ano ito eh, auto voltage regulator siya. Sasalain niya, yung sobrang voltahe, siyang sasalo. Puputok to. Hindi masasabog, puputok. may fuse tong ABR. Yung fuse ng ABR ang masisira. So yung printer, protektado, di ba? Mas maganda talaga kung may ABR yung printer. Para nga in case na tumaas yung voltahe ng kuryente, ABR masisira, hindi mismo yung printer. Kasi malang printer, di ba? Nasa 7,500, parang GPU na rin eh. Hindi lang eh, no? Kung maganda-gandang printer ang bibili mo, nasa 10,000, di ba? Mas maganda talaga may surge protection yung appliances. Kahit ano man yan, TV, di ba? Mas maganda talaga. Lalo na kung PC or printer, kasi mali. Okay, Caribil, mas maganda na gamitan ng ABR ang printer. Yan. Okay, so yun lang muna nga kasi sagutin na, mga Caribil. Maganda bang specs yung i5 7th gen, 8GB RAM, 120GB SSD DDR4? Oo naman, maganda yan. Pero mas, alam nyo mga Albil,
yung mga tinatanong yung specs, okay na yan. Basta kung ano yung sa simula nyo, okay na muna yan. Tapos, pagka mag-ipon na lang kayo, tsaka kayo mag-upgrade. Or bumibili nyo yung sinasabi kong Ryzen 5 5600G. Pero kay Caribil, i5-7 Gen, okay na yun, maganda na rin. Hindi na rin, maganda na, no? Pero mas gaganda pag nilagyan pa ng dedicated na GPU o separate na GPU. Caribil. Kasi yan naman, mga Caribil, ang aking muna sasagot siya. Ang ganda lang, mga Caribil. Maraming maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please, please subscribe. Click na yung bell button, kameme. Ha! Para updated kayo pag may bago upload tayong video. Kasi muli, mga Caribil, God bless you at most of let by on. Bye, nang headset!